mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-16 sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning. Good morning po sa mga sumusubaybay sa Usapang Tol, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga sa inyo lahat. Yan, tayo po ay live na namomonitor na susubaybayan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Sa pamamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ at syempre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 882. At syempre tayo po ay simulcast live din sa Aliw TV Channel 23. Yan. Pwede mag-participate, Senator Tol, ang ating mga kababayan sa ating magiging talakayan ngayong araw na ito sa pamagitan po ng pagkapadala ng komento sa ating Facebook page at syempre sa ating pong hotline 8470-1750-54 o kaya po sa ating text line 0999-376-6768. Yun, sir. O, Senator Tol, kahapon umulan ha. Ang lakas ng ulan dun sa Quezon City kagabi. Mga maganda isang oras yun, maganda din. Maganda yun, kasi lumamig ng kaunti. Oo nga, Senator Tol, lumamig ng kaunti. Para nadiligan ng kaunti yung kapaligiran. Mm-hmm. At area ng Quezon City, sana nahagip yung area ng Angat Dam. Ayun. Para... Saka ng Lamesa. Lamesa, yes, Lamesa Dam. Kasi area ng Quezon City, nandun yung ating... Malaking bagay yun, oho. Nandun yung ating Lamesa Dam. Eh, kasi magpapatupad na ng ano pala, ng bawas, ano eh, ano ba to, ng allocation, ang National Water Resources Board. Yes, pero umuulan na eh, maganda na yan. May kaunti, kahit kaunti. Mm-hmm, oh, yes, pag nabuhusan. Oo, ang paliwanag po ng pag-asa, Senator Tol, transitioning na tayo papunta ng tag-ulan. Yun. Okay. Pero magkakaroon pa rin daw ng bahagyang epekto yung El Nino kasi weak El Nino na raw tayo pero hindi kasi raw agad matatapos eh yung panahon ng tagtuyot. Kahit El Nino, di ba yung pangako naman sa atin ng DTI noon hanggang July 10 yung voluntary price control. Siguro Patanong sila kung talagang, kasi lalabas nila yung final list daw ngayong week na ito. Oo nga pala, so, Senator Tol. So magandang malaman, baka ngayon yun, mamaya. Oo. Ang tabayanan din pala natin yan, Senator Tol, ano? Kasi yung listahan eh. Nung... Yes. At kung kailan mga ipapatupad. Produkto. Mm-hmm. Yes, oo. Kung kailan pa iirali. Oo nga, ang dami natin kailangan palang i-update. Ngayong araw at hanggang bukas, araw po ng Biyernes. At Senator Tol, siksik at diglig ulit ang ating magiging talakayan. Sige, pasadahan na natin. Opo. At, mga balita. Simula na po natin ang ating balitaan. Dumako na po tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita. Pinag-uusapan. Mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Huwebes, ika-16 sa buwang ito ng Mayo taong 2024, kasunod ng dagdag singil ng Meralco, singil ng kuryente sa iba pang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas, tumaas din. DWIZ Balita. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, tinapyasa na. Pangambang water interruption, pinawi ng MWSS. DWIZ Balita. Paghuli sa mga unconsolidated PUVs, aarangkada na ngayong araw. DWIZ Balita. Mga opisyal ng Chinese Embassy pinaharap ni Senator Francis Tol Tolentino sa Senado. DWIZ Balita. Pinaikling panahon para maghain ng withdrawal at substitution para sa 2025 elections, aprobado na. DWIZ
WIZ Balita. At matapos ang ilang araw na pananahimik, Bamban Mayor Alice Guo nagsalita na. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, magpapatupad na rin ng dagdag singil sa kuryente ang mga electric cooperative sa Luzon at Visayas ngayong Mayo. Paliwanag ng Philippine Rural Electric Cooperatives, ito'y dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM matapos na mapasa ilalim sa yellow at red alert ang grid noong nakaraang buwan. Sa pool ng 1 peso and 41 centavos kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente ang mga consumer ng Aklan Electric Cooperative, habang 3 pesos 53 centavos naman kada kilowatt hour ang dagdag singil ng Iloilo Electric Cooperative, at 3 pesos and 33 centavos naman ang itinaas ng singil ng Negros Occidental Electric Cooperative. Apektado din ng 1 peso and 73 centavos na taas singil ang Central Negros Electric Cooperative, habang 1 peso 66 centavos ang dagdag singil ng Iloilo Electric Cooperative 2, at 1 peso 79 centavos ang itinaas ng singil ng Central Pangasinan Electric Cooperative. Nauna nang nag-anunsyo ang Meralco ng 46 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil ngayong buwan. DWIZ Balita. Ang kabi-kabila po pala ang taas singil sa kuryente. At binawas... Yes, Senator Tol. Kaliwat kanan ito. At baka mag-indahin din ng mga kababayan natin ito, kasi at iba yung gastusin ngayon. At yun na nga, sinasabi ko, connected that siya sa El Nino, kung kailan yung gastusin. Tapos, mababago yung school calendar, maaga na naman yung enrollment. Dagdag na gastusin na naman yun. Yes, Sentol. At ang taas ng, ang Meralco, 46 centavos, pero yung mga electric cooperative sa mga lalawigan at sa mga lugar labas ng Metro Manila, tatlong piso yung kada kilowatt hour, ang taas singil. Talagang iindahin po yan ng ating mga kababayan. Samantala, binawasan na po ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ngayong araw hanggang Mayo at 31. Ibinaba ng NWRB ang water allocation sa 49 cubic meter per second mula sa 50 cubic meters per second sa National Capital Region. Gayunman, tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na walang mangyayaring water supply interruption sa kabila po ng tapyas alokasyon. Paliwanag ni Water and Sewerage Management Department Manager Patrick Dizon ng MWSS, batayan sa kanilang pulong sa Maynilad at Manila Water at magkakaroon lamang ng pagkawala ng supply ng tubig kapag may ginagawang maintenance. Samantala, hinihintay pa ng MWSS ang pasya ng NWRB sa hiling nito na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang water allocation sa Metro Manila, dahil batay sa taya ng pag-asa, mayroon ng 60% na tsansang magkakaroon ng La Niña sa Hulyo, Agosto at Setyembre. DWIZ Balita. Samantala, ang latest naman po mula sa Filipino Mirror, aarangkada na ngayong araw ang panghuhuli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga PUV na hindi po sumailalim sa franchise consolidation. Yan ang kinumpirma ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, kaya kanila nang titiketan ang mga jeepney driver na nabigong magpa-consolidate bago ang April 30 deadline ng programa, dahil maituturing na silang kolorum. Kaugnay nito, ibinabala ni Chairman Guadis na ang mga unconsolidated jeepney driver na magpupumilit na bumiyahe simula ngayong araw ay maaaring maaharap sa isang taong suspensyon, pagmultahin ng hanggang 50,000 piso at i-impound ng isang buwan ang kanilang jeepney unit. DWIZ Balita. Bigat pala yung penalty, ha, pagka natiketan. At tanggap po tayo ng pag-ulat mula sa labas ng impilan. Mga maaaring gawing hakbang ng pamahalaan kapag napatunayan ang wiretapping ng Chinese Embassy. Tinukoy ni Senator Francis Tol Tolentino ang report mula po kay Patrol No. 19, Celly Ortega Bueno.
Maaaring muling maghain ng diplomatic protest ang bansa laban sa China kapag napatunayang totoo ang sinasabing wiretapping ng Chinese Embassy. Ito ang kay Senator Francis Tolentino ang isa sa maaaring gawin na ating pamahalaan oras na mapatunayan ang pag-wiretap ng Chinese Embassy sa telephone conversation sa pagitan ng isang Chinese official at ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos hinggil sa new model para sa resupply ng mission sa Yongin Shoal. Ayon kay Tolentino, maaari din na ma-expel o bawasan ng mga staff ng Chinese Embassy sa bansa. Pwede din anya na expulsion ng mga non-diplomatic staff kabilang ang administrative, technical at service personnel na embahada ng China kapag napatunayan na lumabag ito sa ating anti-wiretapping law. Paliwanag ni Tolentino, may 10-year-old term ang mga staff ng mga embahada na maaaring hindi na i-renew ng Philippine government ang visa ng mga staff bilang parusa. Aminado naman si Tolentino na tanging ang kanyang nabanggit lamang ang maaaring maging parusa at walang imprisonment. Ito ang Patrol 19, Celie Ortega Bueno, para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Senator Tol, kahapon kayo ay naghain na rin ng resolusyon. Oo. Pero ano yan, yung hearing na yan ay sa Martes na. Ah, ito. Next week na pala. Patungkol dyan. Oh. Ito sa Martes na yan. So, palalaman natin kung ano talaga yung punot dulo. Kasi hindi pinag-uusapan dito yung sa new model. Ang pinag-uusapan dito, kasi yung new model, dininay na yan. Ang pinag-uusapan dito, may wiretapping ba? Ayun. Kung may wiretapping, kahit na greetings lang ng good morning, good afternoon, wiretapping na yun. Kung yun ay tinape. Pero may mga nagsisirculate na kasi sa media na ito na yung transcript. So, kailangan malaman po ito at violation po ito ng ating batas. At kasama sa mga inimbitahan ang mga opisyal at ng Chinese Embassy sa correct. Investigation. Correct. Mm-hmm. Ayun, Senator Tol, yan ay ating antabayanan ang magiging development sa magiging investigasyon sa araw po ng Martes. Samantala, sa iba pang mga balita, ipinagbawal na ng Commission on Elections ang substitution ng mga kandidato pagkatapos ng deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nagkasundo ang poll body and bank na gawin ang paghahain ng COC mula Oktubre 1 hanggang 8. Paliwanag ni Garcia, ito ay upang ideklara agad ng mga kandidato ang kanilang pagnanais na tumakbo sa halalan. Gayunman, rinaw ng poll body chief na papayagan pa rin ang substitution pagkatapos ng October 8 kapag namatay o na-disqualify ang kandidato. DWIZ Balita. Daming changes at development, Senator Tol, ha, sa COMELEC. Sa darating na para sa 2025 midterm poll. Yun, so bawal na yung substitution by withdrawal pagkatapos ng filing ng COC from October 1 to October 8. Yun, kasi may mga, yan ay bilang ano na rin, no? Yung mga nakaraang mga insidente. So bawal na, nagigpit na. Pero yung ding internet voting ay umusad na rin sa COMELEC and bank. Yan yung binabanggit sa atin, Senator Tol, ni Chairman Garcia. Oo, ni Chairman, isang araw. So tingnan natin kung ano yung magiging, kasi ako pinaglalaban ko rin yan, lalong-lalo na para sa ating mga seafarers. Mm-hmm. Yung mga seafarers natin, hindi nakakaboto yun eh. Kasi nasa barko lang sila. Pero sa barko, may internet. Kailangan pa nilang pumunta sa mga embahada. Pag dumaong sa isang port, hindi naman yun ang capital na mayroong embassy. Gagastos pa sila, malayo. So, isa po yun sa nakakabawas ng karapatan ng ating mga seaman, seafarers. Yun. Lalo na dun sa, tsaka dun sa iba pa nating mga overseas Filipino. No, na gusto talagang mag-participate sa ating eleksyon. Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Panukalang Universal Social Pension, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Detalye mula kay Patrol No. 11, Tina Nolasco. Agarang inaprobahan sa ikalawang pagbasa ng Kamara ng Representantes ang Panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Layon ng panukala na patuloy na mabigyan ng pensyon ang mga mahihirap o maging mga mayayaman na senior citizens may natatanggap mang pensyon o wala pa.
kung saan makatatanggap ang mga benepisyaryong mahihirap na senior citizens ng tig 1,000 pesos kada buwan at 500 pesos kada buwan naman para sa iba pang mga miyembro ng senior citizen. Paliwanag ni Marikira Representative Sela Kimbo, hanggang ngayon kasi ay hindi pa lahat ng senior citizens ay nabibigyan ng naturang pensyon at mababa sa kalahati ang kasalukuyang sakop ng programa. Anya, matik na ang pagiging kasapi sa social pension basta't nasa edad 60 anyos pataas at panahon na rin anya upang tumbasan ang kontribusyon ng mga nakatatanda. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! Tuloy-tuloy tayo sa pagkabalita sa oras na 6:20 ng umaga. Kumpiyansa si Bamban Mayor Alice Guo na malilinis na ang kanyang pangalan sa mga issue sa kanyang citizenship at sinasabing koneksyon niya sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Mayor Guo, nagmula ang kanyang pondo sa kandidatura sa kanyang pamilya at kaibigan mula sa negosyong pagbababoy at hindi sa POGO o sa kahit anong illegal na aktibidad. Dagdag pa na alkalde, may pera at kabuhayan ang kanyang pamilya bago pa siya pumasok sa politika. Kaya hindi na niya kailangang gumawa ng kahit anong nangyayari sa POGO. Handa rin ang alkalde na patunayan na nagresulta ng pagsisikap ang pag-aari ng kanyang pamilya at hindi mula sa mga illegal na aktibidad. Binigyang din din ni Mayor Guo na kung masama siyang tao at sangkot sa paggawa ng kahit anong labag sa batas, hindi siya pagkakatiwalaan ng mga residente ng Bamban, yung kanya pong naging kauna-unahang pagpasok sa politika. DWIZ Balita! Tanggap po tayo ng report mula sa labas ng Himpilan. 4 na taong extension ng project split o individual titling inirekomenda ng DAR kay PBBM. Report mula kay Patrol Number 13, Gilbert Perdez. Inirekomenda ng Department of Agrar and Reform o DAR kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na taong extension ng support parcelization of lands for individual titling o yung project split sa 16 na NEDA board meeting sa Malacanang na pinangunahan ni PBBM. Inilatag naman ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang pagpapalawig ng implementasyon ng proyekto mula January 2024 hanggang December 2027. Sa ilalim ng proyekto, hatiin o pagbubukurin ang nasa 1.38 milyong hektarya ng lupa at magkakaroon ito ng sariling titulo o sari-sariling titulo para sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Sinabi rin ng opisyal na ang mungkahing extension ay hindi magkakaroon ng karagdagang gastos. Samantala, inirekomenda rin ng kagawaran ang 36 months na extension ng loan validity para sa mga lupa. Patrol 13, Gilbert Perdez, para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! Sa ating pagbabalik, Senator Tol, makakasama natin ang tagapagsalita ng Department of Health kasi yung issue ng... Kasi ganitong nag-uulan na, Senator Tol, eh yung dengue. Paano pinaghahandaan naman yung mga kaso ng dengue? Kasi usually meron tayong mga express lane pagka mataas yung kaso ng dengue. So ngayon pa lang dapat malinaw ng mailatan. Paghandaan na. Paghandaan na. Tsaka yung issue ng vape pala, Senator Tol, ang merong pag-aaral na bumaba yung bilang ng mga naninigarilyo. Pero tumataas naman yung mga gumagamit ng vape. Lumipat sa vape. Opo, ang alarming kasi ron, Senator Tol, pati yung mga bata yung edad 13 hanggang 15 years old, may access sa vape at pati sila gumagamit ng vape. Kasi nabibili online. Yes, nabibili online, Senator Tol. So, ay teka, ano to, ngayon na to, meron ng ilang mga produkto pala, Senator Tol, na inilagay sa price freeze. Ayun, yun ang inaantabayanan ko. Yan, ito po siguro ay... Siguro pwede natin i-announce na yan. Sige, Senator Tol, ito i-announce natin. Ito po, impormasyon na ito, Senator Tol. Plus report, meron na ba tayong tunog na plus report? Ito na. Ito na, breaking story to sa ating programa, Senator Tol. Ang mensahe ay mula po kay Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI. Ipapatupad po yan mula May 9 hanggang July 10, 2024. Ito po yung mga produkto na nagpatupad ng voluntary price freeze. CDO luncheon meat, CDO meatloaf, bingo corned beef, bingo beef loaf,
at CDO beef loaf. Ayan, meron pang second batch ito. 555 meatloaf, Argentina meatloaf, Argentina corned beef, 555 beef loaf, at Argentina beef loaf. Ayan, ito yung sa gatas naman, Senator Tol, Birch Tree full cream milk, at Wilkins distilled bottled water, Wilkins pure purified bottled water. Yon, yun po yung siguro unang batch. Ito na ba yung final kaya o ano pa lang, limited? Baka initial. Oh, baka initial pa lang ito, Senator Tol. Yan, at tabayan na natin yung karagdagang detalye pa. Oo, yung screenshot ko eh, para may listahan din ako. Ayan, oh, Senator Tol, para well-guided. Oh. Well-guided din yung ating mga kababayan sa presyo ng mga bilihin. Sunod, siguro bukas isa-isahin uli natin yan. Yes, para marinig ng ating mga kababayan. Ayan. Isama natin doon sa portion ng Palengke Report. Mm-hmm. Tapos pasok yung Palengke Report. Yes. Isahan kasi yan. Opo, Senator Tol. Ayan. Anyway, nagbunga, Senator Tol, yung iyong panawagan. Oo, pangulit. Oo, uh-huh. Salamat sa Department of Trade and Industry. Opo, ayan. Magbigay daan po muna tayo sa ating commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas, ganap ng 6:26 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol, at eto na, Senator Tol. Nasa linya na po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Department of Health, si Assistant Secretary Dr. Albert Domingo. Good morning po, ASEC! Good morning, Ms. Cecil. Good morning, Sentol. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Ayan. Live po kayo sa programang Usapang Tol. At ito, Senator Tol, yung napag-usapan natin kanina, Senator Tol, no, yung issue ng, una muna yung preparation for dengue. Yan, yung in-anticipate natin na pagtaas ulit ng mga kaso ng dengue, ASEC. Yes, actually, Ms. Cecil, hindi lang dengue pinaghahandaan natin. Sa panahon, alam nating wala pa tayo doon pero papasok na, no, yung panahon ng tag-ulan. Ang pinaghahandaan po ng kagawaran ng kalusugan ay ang mga tinatawag na wild diseases. Yung wild, W-I-L-D, isa-isahin po natin, waterborne, influenza-like, leptospirosis, tapos dengue. Yun pong waterborne, yung nangyayari nga po kasi dahil ang ating nagbabaha ho tayo, nagkakaroon tayo ng mga issues sa ating water supply. Kung sa panahon ng tag-init nagkukulang, sa panahon naman po ng tag-ulan, contamination, nakokontamina na ang ating kalaban. Kaya yung ating pag-iingat po sa pagdurume, sa ating diarrhea, andyan pa rin ho yan. Dapat magpakulo tayo ng tubig, 2 minuto kung di tayo sigurado. Yung sa wild, yung influenza, dahil panahon nga po na nag-iiba-iba na o lumilipat ang panahon mula sa mainit papunta sa basa, noon sa tuyo papunta sa basa, nagkakaroon tayo ng pagtaas ng mga sinasabing influenza-like illnesses, yung mga ubo, sipon, trangkaso. Hindi ho yan COVID, no? Bago pa magkaroon ng COVID, nangyayari na po yan basta nagbabago ang panahon. And then yung L, yung leptospirosis, taglay ho ng baha ang mikrobyo na nanggagaling rin sa ihi ng mga daga, yung pong mga spirochetes na sinasabi na maaaring maging sanhi ng leptospirosis. May mga pag-iiwasin po tayo dyan. And of course, yung dengue na alam na natin, dapat takpan natin ang mga sisidlan ng tubig. Isa na lang ang ano ko, ano bang status ng ating pinangambahan na pertussis? Wala na ba yun? Tapos na ba yun? Nabura na ba yun? Kasi parang tumahimik ang DOH tungkol sa pertussis. Yes, Entol, hindi naman po tayo tumahimik. Tumahimik po yung sakit kasi po yung kanyang bilang ay ano lang po kami, sir, conservative kami. Ayaw po namin mag-call kaagad na tapos na hindi pa namin nakikita na talagang nag-drop dun sa ating tinatawag na epidemic curve. Nakikita po namin nagsa-stabilize, ibig sabihin hindi na ganoon kalaki yung pagtaas. So nag-o-observe pa po tayo dahil hindi pa full yung pagbaba. Pero we are watching it, sir. Ibig sabihin, meron pang pertussis ngayon, meron pa. Apo, pero hindi na po ganun kataas. Hindi na ganun. Eh yung plano ng DOH na mag-aangkat padating ngayon June ng mga bakuna para sa pertussis, tuloy pa yon?
Yes, Sentol, tuloy na tuloy po yan. Yung pong 3 million na bakuna, inaantay pa rin natin kahit meron na hong nagamit sa ngayon. Kasi yung parating po, yun po yung ibibigay sa tinatawag na routine immunization. Dahil kung tayo po ay nag-outbreak response or nag-catch up, yun po mga bata na wala pang bakuna at yung mga ipapanganak pa lamang, kailangan nakaredy na rin ho tayo dun sa mga bakuna na parating. So isasama yan. Ano kaya ang lifespan niyang bakunang yan, yung sa pertosis? Baka naman good for 3 months or 6 months, maubos na. Kasi sayang din yan. Kinangkat natin ay, sa insulin. Yes, agree yan. Kami, Sentol. Definitely. In fact, kasama po dun sa bid documents, kung di ako nagkakamali in terms of reference, minimum of 6 months. No? Tapos meron yung condition ho yun na pag mas mababa sa 6 months, meron kaming hinihingi na garantiya dun sa kung sino mang mananalong bidder na kapag nag-expire ay automatic, no questions, papalitan nila. May ganun hong kondisyon ang Department of Health para wala tayong vaccine wastage. I'm sure may mga refrigeration na tayo, ready na tayo, ginamit sa COVID. Ito bang bakunang darating sa pertosis, eh pambata lang, o kung gusto nyo maubos yung 3 million na darating, eh pwede bang iturok na rin yan doon sa mga may edad na para maubos na? Opo, yung parating po nating gamot ay yung pentavalent, ang binibigyan po niyang karaniwan ay mga bata. So yung at least mga 1.5 months, yung ating mga chikiting, mga infants. Yun po para sa matatanda, hindi po kami nag-advise ng vaccination sa pertussis. Kasi po pag yung mga bata na karaniwang naapektuhan at tinatawag natin na infection pool, no, sa kanila yung maraming mga sakit, kapag nabakunahan na sila at tumaas po yung coverage, hindi na po kailangan sa public health bakunahan pa yung ibang population groups. Yun. So yung sa wild mo kanina, yung letter I is influenza. Paano yung ating mga may edad na? Ang DOH ba ay nagbibigay ng libreng bakuna, yung flu vaccine, o bahala na kung saan kukuha? Meron po tayo sa ating procurement, Senator, yun pong PCV, pneumococcal vaccine. Yan po yun, no? Yung sa influenza. Ang ating pong, although hindi po siya, sorry, let me correct myself, hindi siya directly the same kasi yung influenza is the virus, yung PCV is yung ating bacteria, pero influenza-like po yung kanyang simptomas. Having said that po, yung PCV, yun po yung binibigay natin. Pagdating ng tagulan, ready na yung pinoprocure nyo o baka matagal pa, baka abutin na ng lampas ng tagulan? Ano, kailan available yan? Hindi po, meron po tayo ngayon, Senator, ng ating PCV. Yun lang pong pertussis yung as we announced earlier naman, June or July po parating. Pag nagkakaroon ng flu, ng trangkaso, akala COVID na. Yes. Tama naman mag-quarantine na kasi hindi mo na maintindihan kung COVID ito o ordinaryong trangkaso. Paano ba pagkakaiba noon? Opo, magandang tanong po yan, no? And i-link ko na rin po kasi yung ubo, parang baka pwede siyang COVID, pwede siyang influenza, pwede siyang tusperina, pwede rin siyang allergy. Ang ubo ho ay isang simptomas na common sa lahat ng mga respiratory illnesses. At ang ating paraan para mapagkaiba yan is yung natawag nating history. Ano bang nangyari sa pasyente? Meron ba siyang mga pinuntahan? Ano bang edad niya? Doon ho natin nakikita. So ang message po namin dyan is, lalo na sa mga bata at sa mga sobrang tanda, yung mataas po ang age, pwede hong kumonsulta sa ating mga doktor, sa ating health center para matulungan tayo na pag-iba-ibahin kung ano yung ubo natin. Pero ang pinaka-importante ho is, ano man ang sanhi ng ubo na yan, maganda ho yung sinasabing respiratory hygiene, magtakip po tayo ng bibig natin gamit ang ating siko pag umuubo, magsuot tayo voluntary but properly wearing of face masks para hindi tayo nagkakalat na sakit. Wala na akong katanungan kay Asek. Well said, Asek. At maraming salamat. Ikaw, Cecil, meron pa? Apo, ano lang, pahabo lang na tanong dun sa wild na binabantayan at pinaghahandaan po ng DOH. Yes, ma'am. Po yung mga konkretong mga hakbang na ginagawa ng DOH para mapaghandaan po yung possible na pagtaas ng mga kaso ng mga sakit na yon na under WILD acronym? Yes, actually, inspiration namin sa DOH si Senator Tol, no? Talagang sabi ko sa mga kasamahan ko, ang sinasabi lagi ni Sentol is yung mga patalastas, no? Information. Ang information and education ay napaka-potent na mga tools sa public health dahil ang kilos ho ng mamamayan ang importante para ating malabanan ang sakit. So ngayon pa lang ho, kaya nga nung pumasok ng interview ko, sabi ko, eto na, at ready kami sumagot kay Sentol na we are already para bang mobilize
analyzing the information materials and also priming all of the Centers for Health Development nationwide which are linked to our local government units. Nakasynchronize po yan eh, na parang bago pa man sabihin ng pag-asa na tagwalan na, alam namin, eto na, so mag-ready na tayo dun sa ating wild. In terms of the antibiotics para dun sa ating mga sakit, ang lepto, by the way, meron pong gamot yan. Importante lang ho talaga na makita kagad, no? So, paalala lang sa ating mamamayan, kapag kayo ho ay lumusong sa baha, kahit gaano kababaw, basta baha yan, magsabi ho kayo sa health center kasi baka meron kayong sugat, tapos pumasok doon yung mikrobyo ng lepto. May gamot naman po tayo. So, nakaready rin tayo sa mga gamot, and then apart from the information, the medicines, para sa mga sakit na merong bakuna, yan rin po nag-aangkat at nagsastock up na tayo sa ating mga vaccines. Mm-hmm. Yung pagkaganyang panahon po na mataas yung kaso ng dengue, nagtatalaga ho ng mga express lane sa mga ospital. So yun po ay tuloy-tuloy pa rin na ipatutupad po ng DOH. Yes, thank you Ma'am Cecil for reminding me of that. Yung pong express lane, paliwanag natin sa kababayan natin, hindi ho yan shortcut ha. Pag express lane po kasi yung symptoms ng ating dengue, yung parang bleeding, no, yung pagdurugo, delikado ho yun eh. So ang importante ho sa dengue para wag siyang tumuloy sa ayaw natin na kamatayan, kailangan mabilis yung kilos. Kaya pag may nakita ho kayo mga kababayan sa ating mga ER na nakalagay express lane, tapos parang inuuna sila, wag yung isipin na iisahan ho kayo, ibig sabihin no, mas malubha yung sakit ng pasyente. Kailangan siyang tugunan kagad. Mm-hmm. Okay. Marami pong salamat. Salamat. Maraming mm-hmm. salamat. Asek Albert Domingo ng Department of Health. Salamat rin po at magandang umaga, Sentol and Miss Cecil. Magandang umaga. So maliwanag to, yung pagdating na tagulan, may mga paingatan din tayong mga sakit. At ang kagandahan naman, may mga nakahanda naman ang ating Department of Health. At yung pertussis pala, Senator Tol, ano? Tuloy-tuloy pa rin yung monitoring. Okay. Nakakalimutan DOH. Kaya binuksan ko ulo yun, nagkakalimutan yung pertussis eh. Oo nga, Senator. At may mga namatay sa pertussis. At ngayong buwan, Senator Tol, yung binanggit ng DOH, I remember last month eh. Ngayong Mayo nila in-anticipate yung kakulangan sa bakuna. Correct. Sa Vietnam manggagaling. Kasi yung unang binili, 64,000 doses lang, ubos na. Ngayon, 3 million pala yung kanilang... At natandaan mo, tayo nag-propose nun, lagundi muna yung gamitin. Yes, opo, Sentol. Yan, mabisa at magbigay tayo muna kayo. Oras po natin, alas 8:44 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Babalik pong programang Usapang Tol sa oras na 6:15 ng umaga. Sige, palengke, price monitoring muna tayo. Kailangan malaman muna ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. At kaugnay po niyan, Senator Tol, si Sandy Fernandez ay naroon ngayon sa Novaliches Market sa Quezon City. Alamin natin ang mga presyo ng mga bilihin doon. Sandy? Good morning, Sandy. Sandy, magandang umaga. Saan palengke ka ngayon? Novaliches Market. Novaliches, okay. Happy Thursday po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Tama po kayo, ako ay dito ngayon sa Novaliches Market. Ang bigas dito ay mabibili sa 56 pesos per kilo. Ito yung Super Angelica. Habang 62 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito yung Coco Pandan at Bachelor. Ang isda naman mula Malabon ay with stable prices. Kaya ang pinakamura ay mabibili sa 150 pesos per kilo. Ito ho yung tilapia. Habang 300 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ho yung tinatawag nilang soho at dalagang bukid. Yung isa sa ating mga inaabangan, meron din ho ditong tahong na mabibili sa 100 pesos per kilo, pusit na 360 pesos, at hipon na 580. Ang karne naman galing Bulacan ay nagtaas ng 10 pesos per kilo dahil matumal na ang supply galing tawid dagat. Kaya ang pinakamura, ito yung tenga, ay nasa 280 pesos per kilo, habang ang pinakamahal, ito ho yung yempo, ay nasa 400 pesos.
Pagdating sa manok, mabibili ito ng 200 pesos per kilo naman. Yung gulay natin na galing Balintawak ay with stable prices din, kaya ang pinakamurang gulay, ito yung bawang at kamatis, ay mabibili ng 40 pesos per kilo, habang 250 pesos per kilo naman ho yung pinakamahal. Ito pa rin ho yung ating bell pepper, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil. Parang mas mura dun sa pinuntahan mo kahapon, Sandy, ah. Pero magkakatabi lang yan, yung Bryan Market kahapon, yung sabi mo, nandiyan din sa area na yan. Yes po, Senator Tolentino. Bali po itong Novaliches Market ay mga 2 minutes away or 3 minutes away po doon sa binuhan natin. Magkakatabi lang siya, pero magkaibang presyo. Yes po, Senator Tolentino. Bali po kasi doon sa mga naunang pinuntahan natin, doon po talaga daw ang bagsakan ng mga gulay. Mainam din makita natin yung presyo nitong binigay ngayon ng DTI, yung final yung list na binigay sa atin. Hindi namin alam kung final o hindi yung presyo ng mga dilata, yung Argentina corn beef, pati iba-iba mga loaf meat, pati yung presyo ng powdered meal, para makita natin kung na maintain talaga yung presyo o tumaas. Ito yung nag-voluntary price control. Sandi. Maganda makakuha ka rin ng listahan yan. Yes, Senator Tolentino. Yan, bibigyan ka namin, Sandi. Sino yes. Nanalo sa atin ng token? Yes po, kasama ko po ngayon si Tatay Carlito po. Siya po ay isang meat vendor. So kung may mga katanungan pa ho tayo sa tungkol sa karne, eh, pwede natin sa makausap. May live video po tayo ngayon. Si Sir Carlito. Apa. Ayun, good morning po Tatay Carlito. Live morning po kayo po dito sa programang Usapang Tol kay Senator Francis Tol Tolentino. Good morning, magandang umaga po. Ano po magandang yung aming tinitinda, Tatay? Ano yung mga itinitinda ninyo, Tatay Carlito? Ano daw po yung mga tinitinda ninyo, Tatay? Ay, ano po, baboy po. Ayun, baboy. Kumusta naman ang presyo? Nagpababa-baba o pare-pareho lang? Pare-pareho lang po. Tumataas pa po. Igawa nung mga ano, yung mga supply ng baboy sa live. Wala pong tawid dagat. Oho. Turo, bakit walang tawid dagat? Anong ibig sabihin walang tawid dagat? May mga pinapakambahang ASF? Mga ano po, yung mga nanggagaling na Mindoro, Bisaya, Mindanao. Wala pong nakakarating sa Metro Manila ngayon eh. Bakit kaya? Ano kaya yung problema noon? Ewan ko lang po kasi ang ano po kaya po tumataas sa mga katwiran ng mga taga Bulacan. Hindi po masyado lumalaki ang baboy dahil hindi nakakain, gawa pong mainit ang panahon. Ay tama, oh. Tama. Tama, pati yung diet nila naapektuhan kasi sobrang init. Oh, kaya yan eh. Ang sa babuyan, pag yung nainitan at hindi nakain, talaga ini-sprayan ng tubig. Ang problema naman, bumababa ang water level ng ating mga dam, eh kulang na rin sa tubig. So, napakahirap ito. Apektado na lahat, pati mga alagang hayop. Ay, nako, ang dami problema. Cecil, may tanong ka kay Tatay. Salabat pala, Tatay Carlito, ano? Kaya, yun, suot na niya, Senator Tolo, yung apron at yung kamiseta. Ayun, bagay na bagay, oh. Bagay na bagay. At kumusta mo na lang kami dyan sa mga kasamahan mo dyan, na Tatay, sa isa palengke sa Novaliches, yung mga kahilera mo dyan, ng mga vendors na masisipag. Senator Tolentino po ito. Opo, kumusta po lahat dito, yung mga nagtitinda sa palengke. Ayun, di ba? Nagsweldo na naman kahapon, Tay, eh. Kaya sa itong weekend, yan, meron. Ay, ang ano po may dito pamalengke sa pagtitima sa palengke, dagaan po ngayon eh. Wala po yung 15, 30 days ngayon. Ay, ganon. Ano, formi lang po sa ano ngayon, yung takbo ng araw. Meron pong araw na mabili, meron pong araw na matuma. Mm-hmm. Di po pare-pareho eh. Kahit na po sabi mo pang sweldo kahapon, medyo mahirap atang buhay ngayon sa atin. Ay, tsaga-tsagaan lang talaga, Tatay Carlito. Tsaga-tsaga ano po? Lang. Opo, tsaga-tsaga lang po. Tsaga-tsaga lang po pagtitinda. Ayan, maraming salamat, Tatay ayun. Carlito. Maraming salamat, Tatay Carlito. At maraming salamat, Sandy, sa inyong pagpunta dyan sa Novaliches Market. Senator Tol, ulitin lang daw natin. Kasi per iba-iba pala ito per quantity, yung mga nag-voluntary price freeze. Sige, sige, kaya pa naman. May oras pa tayo. Opo, yung CDO, yung mga produkto ng CDO, yung kanilang luncheon meat, 165 grams. Yung CDO meatloaf, 150 grams. Bingo corned beef, 150 grams. Bingo beef loaf, 150 grams.
CDO beef loaf 150 grams. Ang 555 meatloaf 150 grams din. Gayon din po ang Argentina meatloaf 150 and 170 grams. Argentina corned beef 150 and 175 grams. 555 beef loaf 150 grams. Yung beef loaf po ng Argentina 150 and 175 grams. Birch 3 full cream milk, full cream milk 150 grams. At yung produkto naman po ng Coca-Cola, Wilkins Distilled Bottled Water, 330 ml, 500 ml, 1 liter, 7 liter, 500 ml, at 1 liter. Wilkins Pure Purified Bottled Water, 500 ml, at Wilkins Pure Purified Bottled Water, 1 liter. Yan, ito po yung mga listahan ng voluntary price freeze, yung mga listahan po ng mga produkto na nagpatupad ng voluntary price freeze. Nagsimula na pala ito May 9, Senator Tol. At yan po ay tatagal hanggang July 10, 2024. Ayun. So pasalamatan natin ang ano. Ang gusto ko lang malaman dyan, kung may karugtong pa ba yan o hanggang dyan na lang. Ayan ang ating antabayan ng Senator Tol. Kung ito ay initial batch pa lang. Yun. Para magabayan yung ating mga kababayan, Senator Tol, maganda maipost ito sa Facebook page. Correct. Yes. Siguro may paraan ng ano, may paraan ng anong tawag dito, ang DTI para maipalaganap 'yan. Yes, Senator Tol. At yun siguro sa Facebook page din ng DTI at ng himpilang DWIZ para yung ating mga kababayan ay well guided dito sa mga nagpatupad ng voluntary price freeze. Eh sana po madagdagan, ano? Salamatan natin sila. Pasalamatan natin yung mga 'yan. Mm-hmm. Dapat meron tayong palakpak yung ano natunog. Oo nga, baka meron tayong ano diyan. Meron ba tayong palakpak diyan? Ayan. Palakpak sound. Oo. Yung mga kasama natin sa loob ng newsroom yung pumapalakpak, Senator Tole. Ayo, hindi marinig. Oo. So maraming salamat sa Department of Trade and Industry at sa mga kababayan natin. Ang tabayanan po natin yan. Sana ma-disseminate yan na merong voluntary price control. At yung mga manufacturers na yan, dapat natin na pasalamatan dahil sa pagtulong sa ating mga kababayan. May panalangin kang babasahin, Cecil? Yes, Senator Tol. Eto na po, bago tayo tuluyan magpaalam, bigandaan po muna natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliu Broadcasting Corporation. Three beautiful thoughts this morning. None can destroy iron, but its own rust. Likewise, none can destroy a person, but his own mindset. Number two, ups and downs in life are very important to keep us going. Because a straight line, even an ECG, means we are not alive anymore. Number three, fear has two meanings. Forget everything and run, or face everything and rise. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Makikita-kita po muli tayo bukas, Biyernes. Sa atin po mga taga-subaybay ng Usapang Tol, ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. At magkita-kita po tayo sa Dumaguete sa Biyernes, yung mga taga-Dumaguete, Negros Oriental. Magandang umaga po muli at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ako naman po inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senator Francis Tolentino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. So,